Okay, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. And of course, ngayon po ay January 25, 2021. Talagang iniisip ko pero hindi, actually, ano nga, kasi ngayon, very special tong araw na to for Chris Aquino, sa family ni Chris Aquino, kasi nga, birthday ni former President Cory Aquino. So, today yon, at sabi nga ni Chris, 88 years old na ang kanyang mami. Actually, merong kanina mga 3 p.m. na may mass talaga para sa birthday celebration na ito ni Tita Cory. So, mapapanood yon. Kung gusto nyo pang panoorin, mapapanood yon sa, ano to, Ninoy and Cory. Basta Facebook page, meron ganon. So, but anyways, sabi nga ni Chris kanina, happy birthday mom, 88 years ago siya na pinanganak. So, I think that now explains why 8 sa IG and 8 sa FB ang bibigyan namin ng 5,000 for your Shopee Pay account. Sa IG, 7,000 comments ang binabasa ni Nurse. Sa FB, 11,600 naman ang binabasa ni Check Tixay. At 7 p.m., they will start contacting you to verify that you were that you're real people. Then we'll get your contact details and kakausapin ko kayo personally. Good luck. So, meron siyang pa-live mamaya. So, sa mga gustong mapanood si Chris, ayan, meron. For sure, silang dalawa ni, ni Bimby din, di ba? Actually, sa isang video nga, si Bimby naman ang nag-announce nun. So, sinabi naman niya, a reminder from BM, 8 followers on FB and 8 followers on IG will be chosen to receive 5,000. Ganun din. Please just put in the comments kung paano nga pala sila pinili, no? In the comment section, what a family means to you. Sa panahon na kailangan magtulungan tayo para makabangon ng mahal nating Pilipinas, this is my way to honor my mom's birthday. What a good way to honor her mom's birthday, diba? Which is mamigay nga. Actually, yearly naman si Chris, may mga ganun siya. So, kaya lang, diba, since pandemic ngayon, so hindi sila siguro nakapunta sa sementeryo. Usually, every year, nung wala pang pandemic, nagpupunta naman sila doon. Buong pamilya, nakikita-kita sila doon. At syempre, di ba, usually, di ba nagla-lunch nga sila? Kasi parang, yun nga yung mga time dapat alalahanin ng birthday ng kanyang ina. But anyways, ako, ano ba experience ko kay President Cory Aquino? Alam na, alala ko lang, eto lang, nag-invite si Chris dati na pumunta sa bahay nila sa Times Street. Yun yata yung mga time na hindi na, actually hindi na presidente si Tita Cory, katatapos lang ng term. So, ayan, nung time na yon, nag-invite siya sa Times Street, tapos doon nga yung pumasok kami sa kwarto niya, nakita ko nga yung closet niya, tapos ang katutak na damit, gowns, etc., etc. And then, meron pang, alam niyo yung kwarto ni Chris sa Times Street na ang ganda nung bed, pero ang simple lang. And then the usual bed na kahoy na merong mga antawag sa ganyan, tapos parang may mga ganun-ganun, pero hindi malaking bed. So siya lang naman yon. So doon chika-chikal na kami. May mga invited na ibang press. Actually, mga close niya. So interview. Tapos nung lumabas kami, nung pumasok ako sa Times Street, nung pinas, siyempre pagdating mo, papasundo ka sa tao. Tapos nandun si Tita Cory. So parang ano ka lang, hi po Madam President, ganun yung ano mo. Tapos napakasimple lang, syempre ganun lang, kumakaway din, ganyan. Tapos tinignan namin at that yung mga paintings nga dun sa bahay, yung paintings mismo na si Tita Cory yung nandun. So tsaka yung mga iba-iba pa. So yun lang yung mga memories ko kay Tita Cory noon. Kasi nga diba, nung nag-artista naman si Chris, ano, halos ano eh, latter part na nung ano. Ano pa ba? Of course, nakikita namin si Tita Cory. May mga events. Ah, hindi. Marami pala mga events din. Like, for example, sa isang preview, may isang premiere night sa Meralco Theater. Ayun. Nanood kami doon. Invited kami. Nandun din si Tita Cory. Ano na siya? Kaya lang, hindi na siya president ng mga time na yon. So, nag-attend lang siya ng mga gathering. So, alam ko, pinanood namin yung Madonna. Parang Don't Cry For Me, Argentina, blah, blah, blah. Yung usong theme song. Ay, yung tema ng movie. Ayun. Evita. Tapos, ano pa ba? Kahit doon, yung basta mga usually ganun. Premiere night. Tapos, and then, di ba medyo nawala nga si Chris nung ano, medyo humiwalay siya sa family. Alam nyo na yun, huwag na nating detalyin yan. Yun yung time na may
preggy show kay Joshua. So, pero ayun nga, nakarating na rin ako ng Tarlac dati. Sinama niya kami dati noon. Para, nung time na yun ay nag-shooting siya movie with Philip Salvador. So, ganun naman yung kwento rin. But anyways, ayun nga, maganda kay Chris. No? Kahit na alam niyong medyo... hindi naman masyadong maganda yung pakiramdam niya because yung nangyari na naman nga, actually, ayoko nang itakil yun. Ang ganda-ganda kasi ng pagkakapost ko dito na may dapat abangan kay Chris Aquino. Tapos, yun na nga. And then after ilang linggo lang, nawala na. Yun yung sinasabing, ano, sinabi ni Chris na yung 1 month negotiation na parang walang nangyari because nag-backout nga yung kabilang, ano, kung sino man yung nag-backout. Pero anyways, so, ano na, siguro hindi pa talaga ito ang time for Chris Aquino to come back sa TV, sa free TV. Pero ako, I have a feeling, hindi natin alam kung kailan talaga dapat, kung ano talaga yung timing. At siguro mahirap nga yung pinupush mo, lalong nawawala, nakaka-depressed lang. Kumbaga, na-frustrate ka lang sa nangyayari sa situation. So, mas magandang, wag na lang muna pag-usapan. Hayaan na lang natin na pumulaga. Diba? Parang bingo, parang ayan na. Pero alam nyo, ako, ang bagamat ayaw nang sabihin sa akin, ayaw nang ipatakel ito, kung bakit hindi na naman yun natuloy. Basta, more or less, may idea na kayo. Parang ganon, dahil si Chris Aquino, ay Aquino, parang ganon lang yung, yan lang ang kaya kong sabihin. So, kaya medyo gumaganyan-ganyan. Andyan eh. Kumbaga, okay na sana eh. Kumbaga, nakakahunit. Tapos may nangyayari na namang isang biglang-bigla. Alam nyo, ano na yan eh. Pinag-uusapan na yan 2 weeks ago. Topic na yan sa TV5, yung daily talk show na yan. So, ayan na, parang okay na pinag-uusapan. Kahit naman yung mga dun okay, pero eto na naman, hindi na naman natuloy. Ewan ko ba? Ayan na lang natin. Ako nga, sabi ko nga kay Dindo, ang publicist or tatay-tatayan ni Chris Aquino sa showbiz, sa mga showbiz press, bakit hindi mo na itry na lang ang online, ang YouTube channel, di ba? Kasi, aminin natin, lahat naman ng mga sikat nasa YouTube na ngayon, 'di ba? So, why not? Pwede naman magkaroon ng online show si Chris Aquino, o talk show, 'di ba, sa YouTube. At hindi naman sama 'yan. Look at Boy Abunda, wala siyang free TV, pero meron siyang online, 'di ba? Meron siyang online talk show. Doon nga na-interview niya nga yung mga involved or suspect or inaakusahan ng yung mga kaibigan ni Christine Dacera, di ba? May mga exclusive interview siya doon. May mga pasabog siyang ganun. So, yun ang sinasabi nga. Sabi nilang ni ano, itry natin. Convince natin si Chris na mag-online muna. Kasi sa totoo lang, to be honest, di ba? Alam nyo naman yung nangyari sa TV5 tsaka sa Bright Light. Bright Light Production, Mr. Alvin Benitez, canceled din yung mga show. Kumbaga, chinugi na yung mga show, yung dalawang show na yun, yung kada Sunday ba yon and yung Sunday Noontime Live, diba? So, yun. Kasi nga, hindi pa rin pumipick up, hindi pa rin siya, kumbaga, hindi kumikita, in short, lugi. So, may hirap mag-take ng risk. Alam naman ni Chris Aquino yon. Sinabi niya nga na kaya talagang sobrang na-touch siya sa family, especially sa mga kapatid niya na willing na mag-invest para lang dun sa talk show online, para sa talk show na yon, sa daily talk show na yon. So, alam naman ni Chris ang situation na yon. Ngayon na, pwedeng matalo ka talaga, pwedeng malugi ka. Katulad nga ng nangyari kay Mr. Alvin Benitez, lugi talaga siya dun sa dalawang pinudus niya. Pero syempre, good thing na rin si Mr. Benitez, hindi naman siya yung sumusuko agad. So, meron pa siya mga ibang show na ipoproduce doon. Kaya lang, hindi na siguro talaga kinaya. Yun nga lang, nagiging maingay. Sa case ni Chris Aquino, so I guess, mas maganda talaga kung itry, sana makumbinsi siya ni Dindo or namin siya na mag-online talk show na muna. Total, kayang-kaya niya talagang kunin ang attention ng lahat ng televiewers actually sa na kaya niyang dalhin sa online yung mga televiewers, 'di ba? Kung ang importante lang talaga ay makita na talaga siya na nagto-talk show, talk show. Yun lang siguro 'yon. Pero hayaan na natin. Ngayon wag na natin muna i-pressure. Wag nating medyo damdamin na muna yung situation. Mas maganda na hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Or yun na nga, hintayin na lang natin kung kailan ba talaga ang tamang panahon, tamang pagkakataon for Chris Aquino na mag-comeback sa talk show. Yun na lang muna ha. So, ayoko nang dali rutin or
i-push ng i-push yung issue na yan na hindi na naman natuloy. So, well, kasi nakakasad lang. Yung inaasahan mo na eto na biglang hindi na naman, eto na hindi na naman. So, paulit-ulit, hindi na nga, paulit-ulit na nangyayari. At yun ang nakakalungkot doon. But anyways, huwag tayong mawala ng pag-asa again. At sabi ko nga, habang nandiyan si Chris Aquino at maraming ina-endorse or nagpapaka-active na naman siya sa social media, may pag-asa pa rin talaga. So, hintay na lang natin. Madali naman ang panahon. Can you imagine 2021 na ngayon? So, malay natin, diba? Ayoko na magsabi, pero malay natin. So, yun na muna for now. Maraming salamat and happy birthday kay Tita Cory Aquino. So, see you soon and guys, see you soon tuloy. Guys, maraming salamat sa support nyo, especially pag video about Chris Aquino. Talagang nandyan kayo agad-agad. So, yun na muna. Maraming salamat and bye!